first time po na magte-testimony po ako sa church. So, hindi po ako sanay. Pero gusto ko muna po, bago po ako magsimula, gusto ko po sana na magpasalamat po sa Diyos. Dahil nung Friday po, naging ganap na akong abogado. Secondly, gusto ko po pasalamatan yung tatay ko na nagtaguyod sa akin. Si Atty. Renan Castillo, pastor po natin. Lalo na po, aking nanay na masipag na nagluluto. Araw-araw, dinadala na ako ng pagkain. Pagdadrive pa sila ng tatay ko. Mula poblasyon hanggang Villa Priscilla para lang makakain ako habang nag-review sa bar. Salamat din po kay Atty. Nash na may sakit ako. Inaakay niya ako papunta sa classroom. Hanggang sa classroom natin sa law school. Papasalamat din po ako sa ate ko. Sinuportahan din po niya ako financially sa law school. Siyempre po yung kapatid ko po si Joshua. Nagtaguyin po ng law office namin nung hindi pa ako pwede mag-practice dito sa bahay namin. Pero ngayon po, gusto ko munang kwento sa inyo yung journey ko dito sa law school. Pero bago yun, balik muna tayo nung pagkabata ko. Kasi po nung bata ako, yung office namin, hanggang ngayon naman, nasa baba lang ng bahay namin. So ngayon, syempre, nakikita ko yung mga kliyente ng dati ko, na abogado rin. Sabi ng mga abogado na yun, tatlong taong gulang pa lang ako. Sabi ngayon ng mga tao, alam mo si Atty. Renan, magaling na abogado yan. Then, panik ako sa taas ng bahay namin. Mami, sabi ko, tatlong taong gulang pa lang po ako, sabi ko kay Mami. Mami, sino ba yung magaling na abogado? Siyempre na ako, sasabihin na nanay ko, siyempre daddy mo, si Atty. Renan. Siyempre naman, sabi ko, aba, gusto ko rin magkatulad ng daddy ko. So tatlong taong gulang pa lang ako, sabi ko, gusto kong maging abogado. Yun na, gusto ko sa buhay ko. Then, tapos ako ng elementary, tapos ako ng high school, tapos ako ng college. Siyempre, daddy ko pa at mami ko, bibigay sa akin the best. Pinag-aral pa ako sa school ng mga milyonaryo. Pinag-aral ako sa Lasal. Yung mga classmate ko at inahatid ng BMW, ako nagko-commute. Pero okay lang. Tinaguyod po ako ng tatay ko at nanay ko. Now po, pumasok ko ng school. The best pa rin. Meron akong sarili kong apartment. Inahalan ako ng pagkain ng nanay-tatay ko. Tuwing Sabado. Napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng mami at daddy ko. Ngayon, start ako ng college of law. Sabi ko, tatlong taong gulang ako, gusto ko na maging abogado. Kukontinue ko na ito. Mag-aaral ako mabuti. Nag-aaral ako mabuti. First year, half po ng aming klase, tanggal. I survived it. Second year, tanggal. I survived it. Third year, half tanggal. I survived it. Fourth year, I'm a regular student. Happy ko, I build my confidence. Then nagkasakit ako. 6 months ako may vertigo. 6 months. Nabubuhay po ako. Umiikot yung paningin ko. I failed my subjects. At okay lang, papasok ako sa school. Gusto ko maging abogado. Kahit 6 months ako nag-vertigo, inaakay ako ng mga classmate ko. Jetta, ako, hindi ko pa patitigil. Si Nash po, hihakit ako ng tatay ko. From Pulilan hanggang UST. Sabihin niya sa akin, anak, ayaw ko ba tumigil? Di bali na, okay lang. Ngayon, susundin ako ni Nash sa sasakay namin. Tapos kaya niya ako, makapasok na ako sa class. Di bali, kukontinue ko ito.
And I failed my subjects, sabi ko. Hindi ko yata talaga kaya sa mabuhay ng anim na buwan na umiikot ang paningin. Nagtitake ako ng midterm exams, umiikot ko yung paningin ko. Di bali sabi ko, makapasa ako dito. I didn't make it. And nag-depress pa ako lalo dahil kala ko invincible ako sa college of law. Kala ko okay ako, kala ko magaling ako. Then I started depression. I feel like dying. Wala na po ako nagana sa buhay. And instead na mag-aral, na-delay pa ako na-delay. At sabi ko, parang wala na mo yata sa isa't nung nagpagusto ko maging abogado. Diba? Lahat naman tayo mamamatay. Meron ka mong lapid na sa nakalagay mong attorney, di mo naman malalaman yung magpatay ka na yun. Diba? So I started, hindi ako nag-aaral na. Stop this hypocrisy. And then, dinadala ko po yun, although I smile, but depressed po talaga ako. Then, I graduated law school. Nadelay na ako na nadelay. Hindi na ako nakasabay sa mga classmate ko. Sabi ko, pwede na ba kumuha ng bar exam na nakaraan? Ayoko. I'm still depressed. Pero, sabi ko, okay, I will continue. Alala ko ba yung verse na sinabi ni Jesus sa Matthew 5? Basahin ko po ah. Gusto kong basahin sa inyo eh. Kasi baka po maging encouragement. And so siguro para lack of time kasi baka makain ko yung time ni Ate May. Ano po yung sabi ngayon ni Jesus doon sa Matthew 5, di ba? Why worry? Look at the birds of the air. They neither sow, but your heavenly Father feeds them. Nakita niyo ba? Sinabi ni Lord, nakita mo niyo ba yung mga lilies, mga bulaklak? Dinadamitan ko yan. Si Solomon, hindi nakatingin na ganyang kagandang damit. Pero ako, dinadamitan ko sila. Sabi ni Lord, sabi niya, di ba mas mahalaga kayo sa mga yun? Di ba mas mahalaga tayo, Lord? Sabi ni Lord sa verse na yun, gusto kong, ikaw wala kang pananampalataya, sabi niya, seeking first the kingdom of God. Eh yung mga palupang bagay na yun, idadagdag na lang Diyos. Diba? Well, why am I depressed? Sabi ko, siguro wala akong pananampalataya. And that's the reason, bakit po ba tayo nade-depressed? Because wala tayong pananampalataya. So the key of in depression is faith. And then, sabi ko kay Lord, panlupa lang naman itong pagiging abogado. Ba't ba ako gusto ito? Residente naman ako ng langit. Eh bakit ba? Sabi ng Diyos sa Word of God, di ba? Kung yung mga magnanakaw ba, masasamang tao, pinagpapala ng Diyos, paano ba kaya yung mga anak niya? Right? So, sabi ko, ay panlupa na ito, Lord, kakapalan ko itong mukha na ito. Mukha ko na ito. Gusto kong maging abogado. Na-take the bar exam last November 2022. Sabi sa amin, 15% lang daw ang babasa. Well, natakot ako. Spirit of fear. Out of 9,000, sabi nila, baka 15% lang pumasa. Well, the bar exam, sabi nga po nila, is the pinakamahirap na exam dito sa Pilipinas. Probably true. And then, lahat po ng nung nag-take ako ng bar, mga polis, media, ano lahat. Sabi ko, grabe naman itong bar exam. Bakit ba ito? Pag ganito, hype na ito, pag-iabogado. And then, sabi ko, I have faith.
without faith, hindi ako madidepress. Diba? Ang Diyos natin, sabi, mahalaga tayo, di ba? Mas mahalaga tayo sa mga ibon. Mga bagay na yan, unahin muna natin ang Diyos. At bibigay na lang po niya yun. Kadagdagan. So I take the bar. First Sunday, umiyak yung mga classmate ko yata ng iba. Deep inside, ayoko namang sabihin na nagalian ako, but I do. First Sunday, yes. Second Sunday, criminal law. Sabi ko, parang perfect ako sa criminal law. And civil law, panahirapan ako sa civil law. Pero pagtingin ko ng mga suggested answer ng mga professor ko, sabi ko, yun din yung mga answer ko ah. Fourth Sunday, okay naman. Sabi ko, so pagkatapos ito, sabi ko kay Lord, ah, thank you Lord, nasa hina po kapalaran ko. And then, yung waiting game po ang problema eh. Diba? Hindi mo alam kung ano makihari sa'yo. Yung nanay ko, parang si daddy umiiyak na sa kapan, panalangin. Pero sabi ko, Lord, kahit 20% lang ang pumasya, naniniwala ako, ipapasa mo ko, bibigay mo sa akin ko. Sabi nga ni Jacob, naalala niyo po ba si Jacob? Yung nakipagbuno siya sa anghel kay Lord? Sabi niya, nakipag-wrestling talaga siya doon sa anghel. Sabi niya, hindi kita papakawalan. Kailangan mo ko i-bless. Sabi ko, Lord, hindi rin kita papakawalan. Kailangan mo ko papasa sa bar. And Lord, sabi mo, Lord, sa salita mo, di ba? Ask and you will be given. Knock and the door will be open. Diba? Sabi doon, yung iba talaga yung banging on heaven's doors, di ba? Kinakalampag mo yung langit. Lord! Ibigay mo na sa akin yung victory na to. 68 na dati ko. Mami ko, 61 na. Wala pa rin sila bugatoy. Alam niyo po, nanay ko, kasiyahan lang yata sa mundo, makita ako maging abugado. Kaya, napaka-happy po na nanay ko nung Friday, ang daddy ko rin. Eh sabi ko po, naghihintay kami ng resulta ng bar, ang nanay ko, hindi na mapakali, paikot-ikot, daddy ko umiiyak na nakaluhod. Umiiyak eh, Lord, papasayin mo na yung anak ko. Masyado na kami, maraming pinagdaanan sa pagiging abogado na to. Ang dami na nagagastos ng aking magulang, million-million na. Sabi ko, hindi ko naka-afford na bumagsak dito sa bar na to. Sabi sa akin ni Lord, nakihintay kami dun sa bahay namin. Pangitain sa akin, anak, pumasa ka na. And then, after nun, sabi sa akin, biglang lumito ni screen, si Justice Kaliwa, yung bar chair po namin, nagsasalita na. And lalabas na yung result ng bar. And I pass. Sabi ko, mag-break talaga ang Diyos. Salamat po, nanalangin po kayo sa akin. Pagiging abogado naman, plus points lang dito sa mundo. Alam ko po na bonus lang ito dahil ang mas mahalaga, tagalangin tayo, di ba? Pero bakit ba? Kung may gusto kayong bagay dito, Diyos naman nagpapala eh. Kailangan lang po natin humingi tayo sa Kanya. Kaya maraming salamat po. Ayoko naman i-take yung time ng marami. Kasi kailangan mahalaga yung salita ng Diyos. Pero nagpapasalamat po ako sa inyo lahat. Papasalamat po ako sa inyo lahat dahil nadalangin po kayo sa akin. Si Lord po, alam niyo, ito pa bago kayo dagdag, ano? Pag ikaw pala nasa problema, no? Doon mo makikita yung pagkilos ng Diyos, di ba? Yung
yung mga trials pala sa buhay natin, yun yung opportunity para i-exercise natin yung faith natin. Diba? Sabi rin po yun ni Apostol Pablo, di ba? Kapag may problema tayo sa buhay, hindi pala taang, yun pala, dapat mag-rejoice tayo dahil ito opportunity to exercise our faith. Anyway, diba sabi po, we are called to live by faith and not by sight. Do you agree? Do you agree po ba? So, hopefully yung testimony ko po, ano, yung hopefully kahit pa paano na-share ko kung ano ba yung journey ko at hopefully naging patotoo sa inyo lahat. Maraming maraming